slightly lean towards dito sa BREN Esports. To the point kasi parang ano eh, ang bilis nung minion ng wave clear nila. They have the Chang'o in case na yun nga yung pinag-usapan nating scaling heroes dito, eh pwedeng makapag-defend agad. Pero yun na, mga kaibigan, this is the very first match ng ating week number 2 BREN Esports laban sa Omega. And we're actually seeing things here happening on the map. Kung papansinin mo, there's a 3v3 happening to the middle lane. Alam ng Omega na nasa kanila lamang dito, pero hindi sila magpapatakot dito sa side ng BREN Esports kasi alam nila kaya din nila. And look at the HP bars dito ng BREN Esports. Oo. Medyo sila yung naging biktima dito ng ginagawang aggression ng Omega. Grabe yung aggression nga talaga ng Omega. Look at the damage na binigay doon ni Hit, pero ang hinahabol ngayon dito, that's gonna be Haze, Habol, Coral, TC, Molten Sight to slow down. It's gonna first kill, pero hindi pa sila umiinto. Hit will be taken down as well by Flap. TC, what a timing na pagdating doon ng Tamus. Holy moly, kakasimula pa lang natin dito. Kakasimula pa lang natin dito. May 2 kills na papasok dito sa BREN Esports. And wow, Omega got punished. Punished talaga. Kasi they almost had, to be honest, few doon from the initial damage na binigay nung Hilda. Pero not knowingly, yung ikot ni Flap TC, sobrang laki. Ayan, kung makikita natin dito to our Gillette Instant Replay, na first blood doon si Ace at yung molten sights ni Flap TC eh, no? Yun yung talagang medyo burden sa side ng Omega that time. Alam mo, Rob, good na sana yun for the side of Omega eh, na napuwersa nila umalis ng lane si Laribo, napuwersa nila umalis ng lane si Flap. Nakapagbigay sila ng space, but ang hindi naging okay para sa kanila ay nakakuha ng 2 kill yung side dito ng BREN Esports, yung isa pa doon napunta kay Carl. Totoo. Yun yung magiging parang mahirap. Lalo, sa ganitong sitwasyon kasi, lalo na't naunang nag-level 4, yung Tamos, talagang kayang-kaya niya ng i-zone out dito. Tingin ko may ita mo, kinat na doon nung Tamos sa top, nakakulong na naman siya, nandito na naman sa gitna. Flap TC going in, pasok sila dito, Cotter and Terra has been popped out, Templates of Blade ni Haji, ginamit na lang pantakas mga chong, and that's gonna be end of the skirmish, and 3-0, lamang na lamang dito, Butters, ang BREN Esports. And enigmatic place coming here from BREN Esports. You wouldn't really know kung saan sila manggagaling. It just so happens na laging meron tao dun sa mga gilid. And right now, Haji, hindi niya din alam kung saan nagagaling tong pressure na to. At gusto niya man tumulong, pero the only thing he can throw out right now is the Tempest of Blades. Isang knock-up lang yan. And na-realize dito ng BREN Esports na wala sila masyadong stun. Oo, totoo. Yun eh. Kumbaga kaya silang pasok-pasukin. Yes, they do have here na mga parang single target poke. Even the damage from Heat. Pero ang nagiging burden talaga for the side, I guess, dito ng Omega is si Flap TC. Kumbaga, well-farmed siya. Look at the damage doon if you almost have HP doon si Haji C. At ang nagiging nga, isa pang problema, hindi na makaalis sa mid lane dito ang hyper carry ngayon ng Omega. And as far as I know, the thing about Chang'o kasi is yung bawat placement no first kill niya, kapag tumama talaga lahat sa iyo yun, masakit na masakit yun. Mm-hmm. And now, paisa-isa kasi yun, and he got everything of those skills at Kenji dito, nasa alanganin. Oo, nasipa siya doon at alanganin na nga dahil kailangan niya na dito umuwi doon sa may bandang gilid. Look at Flap TC going in, pero meron may counter kill naman, nabawian na rin at last. Pero yung space na binibigay dito ni Flap TC for the whole BREN Esports squad, sobrang hindi matatawaran, paring Butters. They get the turtle almost for free and almost din na nakuha nila doon yung orange buff ng Omega PH. And si Ribo dito, naparusahan siya ng onte, pero that is still a Uranus, hindi madaling i-takedown yan. Totoo. Ito pa yung mahirap dyan, no, Butters. Kumbaga, Flap TC, which is technically, dapat yun yung medyo mahihirapan in such lane na, kumbaga, parang stalemate sila dapat doon sa lane na yon. Eh, siya yung nag-flourish dito sa ating early game. Ngayon, hindi na nila ngayon mabantayan si Carl TC. And this is something na kailangan mo talagang maging cautious talaga buong Omega. And to add to that, Rob, hindi na din nila mabigyan ng place to farm si Haji dito in any way. Mm-hmm. Lahat ng pwede pag-farman ni Haji dito, nakakaroon siya ng problema. Oo, yun ang problema. Dahil namatay na rin doon yung Hilda. Pero tumalon doon sa may bandang gitna, Kurt TC, but the damage is not enough. Look at that low Yi. Hindi mabigay yung damage dito ni Haze with that passive and Flap TC. Just murdering goodness. The back lanes of Omega Esports. 3-4 kill nga pa ang binigay. That's Flap TC, the new kid on the block para sa BREN Esports. Doing a lot of things para sa kanilang squad. Omega,
they're really having a hard time just because of that reactive play na ginawa ng BREN Esports. Oo. Dapat sa Omega okay yun eh. Dapat sa Omega talaga nagkaroon ng ano yun, pabor or advantage. But the thing is, the double kill made it worth it for the side of BREN Esports. And from there, nagkaroon na sila ng problema. Hindi na nila alam ngayon kung saan sila pipwesto. Map control is out of their hands. Hindi na talaga nila makontrol ang mapa dito dahil si Curl PC, hindi niya rin nga nakita nandun sa ilalim ng dabo. May sipa pang magagana pero habol dito ang BREN Esports. Di pa sila uminto. And ito na, Butters. Unti-unti nang nauubos ang mga inhibitor turrets dito ng Omega. And look at Carl TC, how free of him na makapag-farm, just taking the turtle on his own. Mm-hmm. Alam mo, men, yung nilalakyo nila ngayon, para sila nag-a-among us eh. Oo. Kung sino makita ng BREN Esports, diretso, impostor! Uh-oh. Impostor to, sipain nyo! Impostor! I-vote na agad to. I-vote na agad to. Hindi magaling magsinungaling. Shoutout kay Prof B, hindi mahuli. Yun ang hindi ko talaga mahuli. Grabe, grabe yung tropa natin na yan, si Prof B. Pero yun na nga, ito, pero kung speaking of nahuli, Kenji dito, mga kaibigan, nahuli na naman. Look at the Blazing Duet. The damage doon kay Loyi, almost killing the support ng Omega Esport. Man, this is already massacre talaga para sa side ng Omega. Tuloy-tuloy yung aggression. The snowball effect dito ng BREN Esports. Sobrang hirap. Hindi alam ni Rebo yon. But Rebo, he did a great job kahit papano na-delay niya yung pag-uwi. Uh-oh. Kahit papano kahit ng Teddy Haji. Kahit hindi niya alam. He wasn't aware of it. But napigilan niya kahit onte yung pag-uwi dito ni Haji. And Haji, he's doing the right play. Naniniwala ako na yun yung mga bagay na dapat ginagawa mo sa mga ganito stage ng game. Try to get a turret. Kasi kahit papano, get some leverage. Hatake mo yung sarili mo pataas. Get some gold. Kumbaga, ang ano dito ng Omega Esports is that kailangan pag-reacte na lang natin. Oh my God! That damage, Butters! Paano mo pahihintuin ang ganong klase ng damage dito ng Claude? Claude is back into the meta, mga kaibigan. And they're really strong at playing these kinds of heroes. Yun na nga, sobrang lakas. Pero to be honest, no, yung ginagawang ultimate dito ng Chang'o, talagang sobrang anxiety ang binibigay dito sa Omega. Kumbaga, ang sakit sobra ng damage ng Chang'o. All throughout, lahat dito from the BREN Esports and well farm, tuloy-tuloy, Blazing Duet na naman, tunti-unti nang napapanis or nawawalan ng mga buhay dito ang Omega Esports. This is a well-deserved win sa game number one if ever BREN Esports take this game. And it's looking that way, Rob. Mukhang sila na nga talaga makakuha dito. Two turrets down. It's not even Lord Face. 8 minutes into the game. Well, 7:57 lang. Oh my God. That win. This, I'm not sure if this is going to be the quickest win here on the MPL.